Hello guys, good afternoon. Actually, katatapos lang namin mag-lunch. Ano pala, nag-daylight saving time kaya fall back kami ng 1 hour. So yan, naglilinis sila eh. Tapos may dumating, may kumatok, ay may nag-doorbell. Si Jermaine na nag-open eh. Braso de Mercedes. Excited si Jermaine eh. Sabi ni Jermaine, favorite mo ito mami, di ba? Favorite ko lang ba? Favorite ng lahat yan. Galing kanina, but hindi na siya pumasok. Kaya nga sabi ko, kay sis Gladys, thank you sis. Dapat pumasok man lang. Ah, kaya naman. And dito kasi ko, pag labas ko, pababa na siya ron. Si Jermaine ang nagano eh, nagbukas kasi ng door. Nakasandal kasi ko dito. Hindi ako makatakbo. Hindi ako nang mabilis eh. Pagdating ko, nandun na siya. Di na daw. Thank you so much. Maraming salamat sa mga blessing. Mga blessing na bibigay. Yung mga dasal nyo lang sa amin eh. Pasalamat na. Pero yung ganyan continuous pa rin na may mga nagbibigay. Sobra-sobra na yan. Thank you. Pero syempre, biyaya yun eh. Oo naman. Nakakaya lang kasi hindi na namin napapasok. Kasi nga, pababa na siya. Hindi na natin. Actually, may mga nagme-message pa nga yung mga iba eh. Hindi na namin. Yung iba, hindi masagot. Yung iba, nasasagot. Tapos, apakadaming barang hindi natin nabibigyan din ng panahon. Pagpasensya na kasi hindi ko na ma-replyan din naman lahat ng ano. Kasi minsan nga nakikita niya parang ilang araw na nakalipas. Minsan naman kasi yung sa ano, vlog talaga yun. Talagang sinusubukan ko talagang tapusin lahat ng ano dun. Ng reply. So, thank you talaga. Sa ano, walang sawang panalangin, mga pag-share ng blessing. Sana makabawi kami sa inyo, mga lalo na yung mga nandito sa Calgary, ganyan. Sana makabawi kami sa inyo, mga kabutihan ninyo. Oo nga, nakakaano rin eh. Pero yung maalala, tapos minsan may magta-text sa'yo, mga tiga dito din. Tapos may makikita sila sa store. Kamusta na si Mrs. mo, ganun ganyan. Salamat sa pag-approach. Eh ngayon kasi medyo ano pa talaga ako ng labas eh. Hindi pa pwede talaga. Hindi ko alam eh. Hindi pa talaga siya fully healed, which is matagal naman talaga. Parang nararamdaman niya medyo okay. Yun. Medyo umano siya pero hindi lagi eh. Kaya ano, kalabas kami last time. Pero saglit lang naman yun eh. Kasi yung sasakyan pagka naalog yung malubang. Nararamdaman niya. Ramdam ko pa rin yung sakit eh. Ayan. Happy si Jermaine, kakain ng braso. Ay, kay mami mo yan eh. Sabi niya, no? Ang laki, isang buong ganun eh. Yeah, ako nakakaya. Message mo ko sis, baka binibenta mo yan. May ano natin dito, yung mga gusto kong order ng braso de Mercedes. Ayan guys, so. Meron kaming Aurora dito sa likod. Ayan. Aurora. Medyo hindi pa nga lang siya ganun kalino. Kangina siguro. Kangina pa eh. May nag-post lang 25 green, minutes. Yung mga green na yan. Kung naked eye, mas maganda eh. Kala yung camera nito, tsaka gabi na eh. Sunday pass. Kanginak sa 25 minutes ago yung ano eh. Lamig. Yung may nag-post. Sayang. Hindi na kasi updated. Yan. Parang sumasayaw yung ano niya eh, no? Pero yun yung mga benefits ng malapit dito. Nag-aalo kasi yung lamig tsaka init. Okay na mainit. Ang hapon. Yan. Good evening guys. Gabi na. Ay, hindi pa na pala. Hindi pa na magabing gabi. Parang gabi alas na. Alas 5 pa lang. Bilis na kasi mag-dilim. Gininaw kami kasi may kumatok na na. Delivery. Pagbukas niya. Pinapakita niya, hindi siya medyo mahirapan siya mag-English, medyo may edad na eh, di ba? Na East Indian. Eh nakalagay doon sa cellphone, Claire P tapos nag-order. Tapos may mga kung ano na nakalagay. So sabi ko, eto yung tama yung address pero wala namang ako nag-order. Oh,
about basement? Basement? Sabi niya ganun. I don't have any renter, sabi ko ganun. Yung pala kay Jonas, kasi si Jonas hindi pumasok kanina dahil lalagnat. Sa mga pakiramdam. Pinadala siya nung ano niya, nung manager daw. Manager niya ng pagkain. Para daw gumaling. Eh, masipag din naman magtrabaho na kung sa... Kaya ganun. Eh, naalala siya ng boss niya. Eh, hindi naman tumatanggi yung kahit saan mo padala, di ba? Tsaka hindi. Lalo ngayon, lagi silang short staff kasi yung ibang staff nila pinapadala sa ibang ano, sa ibang hospital. Yung iba sa Edmonton, kasi ano nga daw, short. Hindi, mas mabilis nila natatapos yung ticket nila. So, ibig sabihin, kaya nila. So, pinapadala sila sa iba para mag-train siya, din. Siya, muntik na siya nung nakaraan, di ba? Oo, dapat itong November dapat hanggang December. Kaya lang, mas kailangan siya dito. Kaya lang sabi, mas kailangan araw siya rito. So, baka sa next wave na lang daw. Next pero week. For now, ayan, dito muna siya. Kaso nga ay nagkasakit. Kaya lang, ayun nga, paikot-ikot ka ng hospital. Tapos, makakasalamuha mo, may mga sipon, ganyan, may mga lagnat. Hindi maiwasan nyo kasi paikot-ikot siya sa hospital eh. Hindi mo masabi. Bilid ko nga kay ano eh. Kasi kagabi, medyo ano na yung sipon niya. Sabi namin, mukha ng ano, Neocetran. Pero negative naman siya eh, no? Oo. Minom siya ng Neocetran, tapos sabi ko, matulog ka na at minom ng vitamin C. Matindi yun niya yung setra na yun, para kasi nung tok nun. Para kang antok agad. Eh, sabi ko kay Jeremy kanina umaga bago pumasok ng school, gisingin mo si kuya mo bago ka pumasok. Daw, hindi pa ako nakakatulog. 7. Sabi ko, parang umalis na si Jermaine ka ako, pero si kuya niya parang hindi ko pa narinig tumatayo. Yung pala, hindi na pumasok. Sinilip ko eh, mami, nag-call in ako eh, kasi sama talaga. Kasi ako, matulog ka lang dyan. Kaya kanina nag-lunch siya, ako dito sa baba, siya sa taas. Sabi ko, doon ka na muna magstay sa kwarto, doon ka na lang kumain. Tulog ka kasi mahirap na mamaya, mahawa ako. Mas mahirap yun. Ang hirap pag inuubo lalo sa likod. Ayan, si Jermaine. Siya ang magluluto ng dinner. Usually, palitan sila ni kuya niya ng luto eh. Pero ngayon siya ang magluluto. Anong lutoy mo, Chef Jermaine? Ha? Butter garlic shrimp. Magkasaing muna siya. Dapat si daddy niya magluluto kahapon noon. Kaya lang, nagpasa lang ako sa oven ng talong. Sabi ko, tortang talong, nalimutan ko may shrimp nga palang nakato. So ngayon na lang niya lulutuin. Tikman natin kung masarap ang pagkakaluto niya. Sarap ba yun? Nalinis na ba? Hindi pa ata nalinis yan eh. Ang kahapon, nalinis mo na kahapon? Nalinis na. May garlic na rin naman na nakaano dyan yung ginawa mo pa last time, Chop. Tapos ano pa yung nalagay dyan? Maya, turok sa'yo. Mag-ano ka na muna. Para step by step. So yan. Nag-ano na siya na, nag-melt na siya ng butter. Mainit na rin yung ano yan, yung kawali. Sige, nakalagay mo na ng garlic. Set kalahating spoon. Sarap yung maraming garlic. Asaya mo lang siya. Haloy muna. Asaya mo lang siya mag-brown ng konti. Mag-caramelize. Tapos yan, okay na. Kunin mo na yung ano, shrimp. Magay mo na yung shrimp. May ano pa. Isa sa kalagay. Ayan mo na. Sige na. Nahugasan na yun, di ba? Hindi, may ano. Sabi mo, nalinis mo na. Matagal na naman. Ayan mo na, okay na yun. Nahugasan naman na yun. May ano. May mga hindi natanggalan? Hindi. Dito mo. Dalingin lang ito. Sige, nalagay mo. Sasulog na yung garlic mo. Hindi pala na nalinis ng husto kahapon. Sabi ko kasi kahapon, tanggalan na nila ng ano. Hindi lang natapon yung mga halo. Ay, hindi nyo natanggal? Hindi, doon pa sa... Tinanggal nyo, doon nyo rin nilagay? Hindi, pinaputol ko lang kasi nilagay ko. Yung ganito. So yan, mix mo lang.
daw maluto. Mabilis talaga maluto yan. Kaya kailangan ipantay mo yung ano. Tapos kapag halfway na yan, yung halos pink na lahat. Yung halos maglapit na mag-orange. Lagyan mo na siya ng seasoning mo. Iikot mo lang, ganyan. Tama yung ginawa mo, ipiplip mo. Para both side, pantayan luto. Yan, halfway na. Lagay mo na yung ano. Lagay ka ng konting kalamansi. Kalamansi. Sige, sabihin ko pag-stop na. Oops. Tapos konting seasoning. Okay, that's good. Oyster sauce. Manola. Dalawang kutsara. Tapos lagay mo na yung chili flakes. Usually ginagamit ko yung garlic chili paste na ano. Pinabibili na Thailand ba yun? Pero dahil ubos na, chili flakes na lang. Okay yan, no? Tsaka mo siya i-mix. Dali lang, diba? Yung iba niyan, alam ko gusto nila medyo may konting tamis kaya naglalagay sila ng ano, ng ketchup or konting sugar. Pero sa amin dahil may oyster sauce naman na, so hindi na kailangan lagi kasi medyo matamis naman yung oyster sauce. Ha? Okay lang yan, kakainin din naman. Yan, tapos na niya yung garlic butter shrimp. Jackpot na naman sa Jeremy, favorite niya yun. Yung kaldero niya, nilalagyan pa niya ng kanin. Nahaluan niya ng kanin yan. Eh, ganoon ko na simutan. Nahiya ka pa eh. Ganoon maiya. Ayan o. Nilalagyan niya ng kanin ito. Para walang tira. Ayan guys. It's warm na warm yung suit niya. Giniginoto kasi siya. Pag guminto ka na lang, ano yun, trabaho. Hindi mo na mararamdaman eh. Bagay. Yung lamig. Hindi ko alam, hindi ako lumalabas. Ang lamig na. Talaga. Pero swerte pa rin ah. Oo, usually, isang beses lang nag-snow eh. Usually gantong panahon, malamig na talaga eh. Kagabi nga may ano pa, di ba? Northern Lights, pero di naman masyadong nakuha na ng malinaw kasi nakita niya nung after ng posing mga 40 minutes na, no? Pero mga ano pa rin eh, kaya lang sa Northwest. Okay. Northwest banda tsaka Southwest. Sabi ko kung nakita natin mas maaga nakapag-drive sana. Eh, nag-daylight saving time kahapon. Pakita rin namin. Para makaano niya. Parang hindi. Hindi masyado nakita eh. Kasi pa-fade na natin. Para makita rin nila. Kahit overwhelming yung glimpse nung ano. Nung pagka-green niya. Ganda. Ganun natin. Gilsy. Ayun. Ay, napa. Ayun nga. Nag-ganto kami. Na tungkol sa mga bata rin. Lalo na nung ano, nung minsan ganyan, kagaya ng mga sitwasyon na ganito, may sakit si Carla, nagpapagaling. Iba yung ano eh. Iba yung may katuwang ka. Tsaka din napag-usapan namin kanina ngayon kasi minakita akong bata, nag-ano siya, Pilipino yun eh. Ah, dito sa ano, sa Canada. Nadaanan ko lang yung ano niya, yung video niya. Short clip lang naman. Nagaling siya sa school, lalakad siya, pag-uwi niya, ganito gagawin niya, ganang ganyan. Ang pangalan? Kalimutan ko nga eh, kasi nadaanan ko lang. Nakakatuwa eh, sabi niya pag-uwi daw niya, lakad siya. Pero make sure na may susi siya. Nakaka-relate kasi yung mga bata ganun eh, tagi-tagi sa kami ng susi. Parang kasi nung unang umuwi, may dalang susi. Kahit doon sa apartment? Tapos may dala siyang ano, ayun to. Bago doon pa after school daw, pag-uwi niya, maliligo siya, then magtatapo ng basura. Ano na yung bata, siguro mga 12, 13. Maglalaro daw muna siya. Lalaro daw muna siya, tapos after nun, mag-ahain. So parang same as sila Jermaine.
So yung kaiba na merong kang anak na maaasahan at saka yung talaga maliliit pa. Iba eh. Mas madali yung sa sitwasyon namin. Medyo ano, medyo nakakagaan kahit pa paano. Kasi yung iba talagang dito na nagsimula talaga eh. So ang liliit ng anak nila. Ang liliit, oo. Ang hirap ng ganun kasi hindi ka maka... Unang-una sa pagtatrabaho mo. Pag nagtrabaho ka, hindi pwedeng walang maiwan na adult sa bahay para magtumingin doon sa mga bata, di ba? May certain age kasi na pwede mo na silang iwan, pero hanggat below sila doon, hindi allowed. Hindi allowed. Tsaka ano, yung, kumbaga, hindi ka makapamili ng trabaho mo. Trabaho mo, it's either pang gabi ka or yung... Kaya mangyayari iba, palitan yung mag-asawa ng oras. Yung isang asawa, pang umaga, yung isa sa gabi, mag-asawa. So, paano nangyayari? Palitan na lang kayo. Mahirap. Mahirap yung ganun. Mahirap. Meron akong co-worker na ganun. Sabi nga niya, kulang mo lang. Sabi niya, si Ate Jen. Kinakuha din na sa akin. Ang hirap nun. Kami ni kuya mo. Sabi niya, palitan kami. Panggabi si kuya mo. Tapos ako pang umaga. Tapos pag break time ko kasi malapit yung trabaho, uuwi siya. Check niya yung bata. Tapos paglabas niya, susunduin niya sa school. Paano nangyayari? Palitan sila. Wala na masyadong oras. Sabi niya, ilang years na amin tinis yun. Actually na experience din naman namin yung ano yung kaso do sa small town na experience din naman namin yung hatid, pero ano noon kasi sundo ganyan ten na si ano si Jermaine nung dumating dito tapos si Jonas 15 kaya lang small town kasi although may school bus kaya pag naiwan ang school bus medyo malayo lang yung lalakarin. Hindi na namin pinag school bus ako na lang naghahatid sundo o kaya pag siya pag sa umaga dito. Siya maghahatid kasi nasa work na ako morning. Pag uwi ko naman ng hapon, ako naman ang susundo sa kanila. Yan. So, palitan. Pero sobrang ano kasi, lapit lang. Kaya mas convenient. So, ang hirap. Pag naiisip nga namin, hirap buti pala. Ano, kaya talagang iba mga sabi mga si Mami. Mag-isa ka pa, babae. Babae. Ako may sabi ko, ang hirap mag-anak dito uli ng ano. Sabi niya, pwede pa yan. Nung time na medyo ano pa si Mami. Tsaka yung pa isa yung nasa small town kami, may mga activities sila na kinakailangan mong mag-drive ng mga 2-3 hours. Ayoko yung sa basketball. Yung mga basketball, ganyan yung mga nila. Iahatid mo ron, no? Kaya kasama kang manunood doon. Kung hindi ka man kasama, ipapakausap mo sa coach or sa ibang magulang, syempre magbibigay ka rin ng gas. Kasi hindi lahat ng pagkakataon nakakasama kami dahil sa trabaho kami noon eh. Pero kahit pa paano, at least na si Jonas, 15. Kaya hindi siya yung sobra ng kailangan mong bantayan. Kahit yung mga kalaro lang niya, ay yung mga ka-team niya kasama niya, okay lang. Kaya, kumbaga, na-enjoy na rin namin yung buhay na, ngayon, kagaya ngayon, kahit pa paano, di ba, na-enjoy namin yung pagiging mag-asawa namin. Kalabas. Kasi ayaw na sumama talaga eh. Hindi na sila sumasama or sila naman yung may lakad or kagaya ng umuwi kami, di ba? Umuwi kami ng Pilipinas. Meron kaming inaasahan na magbabantay ng bahay, mag-aalaga ng mga halaman, ganyan, or mga isda, saka linis-linis, kahit pa paano, di ba? Although nakakamiss yung mga times na nakakasama sila sa amin, syempre. Iba pa rin yung mga panahon na yun. Pero sa edad nila kasi ngayon, gaya ni Jermaine, magna 90. Si Jonas, 23. So ano na eh, hindi na sila talaga... Kumbaga may sarili na talaga silang buhay. Adult na. Laking bagay talaga na yan. Gaya ngayon na na-operahan ako. Yung gaya yan, luto-luto. Hindi ko naalahanin. Just imagine kung meron akong maliit na anak. Siguro kahit hirap ka pa. Pipilitin mong kumilos kasi wala ka ibang aasahan. Swerte iba na may mga magulang na nadala rito or may mga kapatid na nandito. Pero kung wala kang pamilyang kasama. Kagaya namin, kami lang apat. So, wala kang ibang aasahan kundi isa lang namin, di ba? Kaya dahil may nag-ano, swerte nga rin kami sa mga bata at mababayit. Kaya ako nagpapalitan sila eh. Alin? Nang ala ng pagkasama sa akin, operahan. Although ngayon mag-go 1 month na. So okay na ako. Kaya kahit ako lang okay na. Medyo nakaka-ano na siya. Kilos-kilos kahit pa paano. Pero syempre, mga bata yan. Dumaan din yan lahat sa ano. Lahat naman ng pinagdadaanan ngayon ng mga may anak na maliit, pinagdaanan din namin yan syempre. Mga nahuhulog sa kama.
mga naghaharutan ng maliliit, takbuhan ng takbuhan. Nakakamiss yung mga ganun, ano. Nakakamiss yung mga ganun kahit na sabihin natin mahirap, lalo na nung panahon namin na bago pa lang ang mag-asawa. Diba, nakwento na rin naman namin yun. Kasunat na lang namin kasi kasama namin si Mami at si Ate Leti. So may katuwang kami kahit magtrabaho, pareho. Pero tsaka malapit lang din ang trabaho ko, no? Kaya nakakatid sundo pa ng bata bago pumasok sa trabaho. Pero dito ka, syempre, aking bagay pag malaki na yung mga anak. Tapos dahil nga maaga kami nag-asawa, so kala nyo parang ano lang kami halos, lalo si Jonas. Nagkakabarkada lang. Oo. Kala mo magkakapatid. Kaya ano, yun yung mga advantages din talaga ng mga naunang magkaroon ng mga anak ganun. Kumbaga parang yung paglaki, pagtanda mo, meron kang ano, kasunod kagad na ano, na anak, parang hindi, parang ano nangyari, parang yung una natin mahirap kasi ang bata natin pareho. Pero later on, nung malalaki na sila, naging mas madali na kasi mas may naasahan ka na. Pero naman yung na-encourage iba na mag-asawa ng maga, di ba? Kumbaga, kanya-kanyang panahon. Na ano lang namin yung kasi dito, iba naman kasi dito talaga sa Canada. Hindi ka gaya sa Pilipinas. Habang lumalaki yung mga bata, may mga pininsan na mga kasama, di ba? Marami kayong ano, yung mga relatives na magkakasama. Minsan nga magkakabatch pa yung mga magpipinsan. Hindi gaya dito na kayo-kayo lang mag-anak. Kaya mga dito yung mga bata, natututo talaga since... Natututo, nagiging... Independent ano, sila. Independent, tsaka ano, yung sense of responsibility nila na de-develop talaga. Kaya iba, 10, 12, meron sa mga nakapatid, sila na yung nagtitingin, naglo-look after. So nakakatulong na kagad sila sa magulang nila. Which is malaking bagay yun. Kasi just imagine kung kailangan pandalin sa daycare yung bata, magbabayad ka pa ng extra. Malaki yung bayad sa daycare dito. Although may mga subsidies naman, pero syempre still, di ba? Sayang. Budget pa rin yun. At saka yung, minsan yung quality time yung mag-asawa rin, nawawala, nababawasan. Kasi nga, palitan kayo ng trabaho. Yun ang mahirap eh. Pero kailangan nung meron kang time management talaga. Tsaka kahit one day man lang, meron kayong ano, banding, yung bonding ng buong family. Yun ang kailangan talaga dito eh. Although kami, na-miss namin yung ano, kasi siya nag-Korea nga, ako nag-Canada na una. Kumbaga, nagsasalitan kami nung ano, nung pag-aalaga sa mga bata. So may mga na-miss din kaming taon. Although pagdating naman dito, talaga naman sinulit din naman namin yung oras namin sa kanila. Namin. Kaya nakakamiss din, nasa small town kami kasi doon pa sa mga time na palasama pa sila. Wala kasi yung iba pupuntahan doon, hindi kagaya dito. Oh, punta lang kami rito sa mall dito, punta lang kami rito. Yeah. Pero ngayon, ayun na nga lang. Gusto mo? Hindi na, mami, hindi na lang kami. Yung mga dati, nung bagong lipat tayo dito, sabik na sabik yung mga yan sa mga... Pero, bagong lipat, kahit saan kami kain, punta rito. Punta dyan. Pero ngayon, alaan eh. Pero basically ng panahon eh. Pero yung taon doon lumipas na dito tayo sa Calgary. Ah, dati medyo may book pa ako dito eh. Nawala na eh. Ganun talaga. 2017 kami lumipat dito sa Calgary eh. So 7 years na rin. Oh. So, lumipat kami rito, ilan taon na tayo dito? 3 years? May good na, no? Nakikita nga namin yung vlog namin last time. Unlit pa ni Jermaine eh. Pati yung poses niya. Nagre-review pa siya ng laro niya eh. Yung ano, ano pangalan nun? Yung mga, Fortnite? Fortnite na mga figure. Nire-review niya pa eh. Nakakatawa lang. Nakaka-miss lang din eh. Makikita ko. Yun ang kagandahan sa YouTube. Yun yung isa sa mga ano namin eh. Yung mga reason tsaka goal namin na nagawin memories din, yung i-compile yung mga ano namin, mga vlogs namin gagaya nun sa YouTube. Tapos pagdating ng araw, syempre may panonoodin ka pa kahit medyo malabo pa yung mga camera. Sabi nakakatuwa eh, kasi gaya nung ako nag-scroll. Sabi yung mga old, siguro after 4 years. Ang liliit pa nila eh. Tapos ang papayat pa. Ano na? Ang papayat pa. Sobra, iba layo. Nakaka-miss. Yung pagka may mga nami-miss kang ganun, balikan mo lang. Ang laking bagay. Sobrang laki eh. Kasi minsan ako, mga picture-picture, hindi mo naman basta maano lahat yung makukumpay lahat eh. Nakakatuwa yung video, parang mismong ikaw nandun ka sa video. Yun nga yung kagandaan ng ano eh, no? Yung pagbablog mo ng totoong buhay mo.
Kasi kung ginagawa-gawa mo lang yung vlog mo tapos papanoorin mo nung pabalik, di ba? Alam mo na dahil. Parang, ay, nagawa ko pala ito. Parang tatanong mo pa yung sarili mo kasi hindi mo alam yung ginawa mo nun or hindi mo na matandaan kasi hindi naman talaga galing sa puso mo yung ginagawa mo. Kaya maganda talaga pag nagbablog as in, kung natural ano natural lang. Kung natural. Ano yung ano. Kung ano talaga, yan. Ano yung normal na nangyayari. Kasi kung gusto namin na ipa-edit din na maayos ito, i-edit talaga ni Jonas na parang, Jermaine. Oh, ni Jermaine or ni Jonas. I-edit niya talaga na parang yun sa YouTube na mga nagbablog din na ganyan. Kaya lang, syempre, sabi ko nga, kung ano na lang, kung may manood nun or wala, nung, lalo na nung nag-start kami. Kasi tagal na rin namin nagbablog, 5 years. 5 years na mahigit. So, sayang nga kung tipong nagbablog kami sa small town na kahit small town yun, nakakatuwa yung lugar na yun kasi doon ka makakita ng mga tuta na packs nagaharutan sa gilid ng kalsada. Tsaka hindi, yung pag may mga event sa school, lahat talaga nandun. Tapos halos lahat para magkakilala kasi nga konti lang ang tao. Doon mo makikita yung pagiging family oriented ng, ano, ng mga Canadians kasi doon sa lugar na yun. Majority puro puti rin talaga. Pero mababait. Mababait sila. Kaya nakakatawa sa school doon pag may event. The full force talaga yung buong community. May mga parents, teacher pa kami na mga games doon. Nakakapag-basketball pa kami. Every weekend na. Nakakatawa. Nakakabis. Tsaka yung mga bata active doon sa basketball. Dito kasi malalaki yung school, ang daming bata. So talagang pahirapan makasali sa mga ganung mga activities. Siyempre si Jermaine, alam niyo naman, nagmana sa akin. hindi pinalad ng height. Nag-try siya mag-try out pero siyempre hindi naman nakapasok kasi tatangkad ng mga bata kaya dito. Yeah. Pero si Jonas nag-varsity yan doon sa, ano, sa school sa nila school. Noon. Tsaka payat pa si Jonas noon. Bilis tumakbo noon. Bilis pa. Ngayon, tingnan natin kung makatakbo pa. Wala pa sa akin. Ay, naka. Ayan. Kumbaga, na-share lang din naman namin yung mga thoughts namin doon sa mga ganung sitwasyon, yung mga bata nga. Nakita lang namin ng mga bata na, ayun, lumalaki na. Nakita rin namin yung advantages at disadvantages ng mga meron kang anak na mas malaki or mas maliit. Yan. I-share lang din namin yan. Oo, maraming pamilyang ganun dito. Ang hirap, mahirap yan. Doble yan sa hirap na, bukod sa mahirap na magtrabaho. Siyempre ikaw, maliit yung anak mo. Ang hirap, parang hirap iwan eh. Mabigat sa kalooban yung napapasok ka ng trabaho no, sa Pilipinas nga lang eh. Pagpapasok ako si Jermaine, tinatago pa ni Ate Leti yan. Sa likod, tapos sa likod. Sabi niya, Ning, sige na, alis ka na. Nagmamotor lang kasi ako rin eh. Maririnig yung motor, dadaan doon sa may likod. Ang masama, si Ate Leti, imbis na doon lang sa may likod ng kusina, dinadala niya sa may likod ng bakulan. Sa may fish pan. Pag nakita ako ni Jermaine, iiyak na yun. Kasi nangingitim si Jermaine pag umiiyak noon eh. Parang nag-blue siya yan. Kaya si Jonas ng pag-weekend, umiyak si Jermaine ng ganon, siyang ninenervyos. Kaya mabigat sa loob na pumasok, tapos kailangan mo kasi maliliit ka na. Nahaya ko, nalilibangin na lang nila yon. So just imagine kung nandito ka, tapos syempre. Mas mahirap yun kasi lalong ano eh, di ba? Iisipin mo, alis ka, tapos yung asawa mo pang gabi, maawa ka rin sa asawa mo kasi mapupuyat. Imbis na matutulog, pagdating, check pa yung mga bata. Mahirap. Kaya saludo rin ako sa mga magulang na talagang, may mga ano, maliliit na anak dito. Sana rin, yung mga anak na naglalaki yan na, sana rin, makita nyo rin yung ano, yung hirap na pinagdaanan ng mga magulang nyo kasi hindi naman biro yung ginawa namin para sa mga anak namin, ganyan. Kulang na lang, ibigay namin yung buhay namin sa inyo para mapalaki namin kayo ng ganyan. Saka maibigay yung mga, kumbaga, buuin yung pangarap na meron, di ba? Para maging mabuti, ano rin. Gumanda rin yung future nila, di ba? Yun yung, ano eh, yun yung number one goal namin dito eh. Kasi nga, nakikita namin na may, kung tutusin, okay na rin kami sa Pilipinas eh. Kumbaga, ano, pwede namang trabaho, kung tutusin. Makakapag-settle down din naman kami na maayos dun.
Pero sila ang ano, sila ang priority. Sila yung naisip namin na sana makapag-aral sila ng maayos dun, sana mabigyan tayo ng mga apo ng mga bait, ganyan na. Kaya yung mga anak na lumalaki na, ganyan. Huwag kayong makakalimot sa magulang. Oo, huwag niyong kalimutan yung hiyak. Kasi anong tanong pa man, magulang pa rin ang babalikan niyo pag kailangan niyo ng tulong. Tama. Tsaka yung pagmamahal namin na binigay namin sa mga pagmamahal ng magulang na binigay sa anak, sana maiibigay nyo rin sa magiging anak ninyo, ganyan. Ganyan naman yung cycle. Kung ano nakikita ng anak sa magulang. Hindi, kasi may mga anak na once na dumating na rito sa Canada, tapos nakita nila na, uy, madali palang kumita ng pera dito, uy, madali. Parang nagiging ano sila, yung parang sobrang wild na ang daming gusto, ang daming binibili, ganyan. Ang daming mga sinusubukan ng mga bagay na alam nyo naman na lalo na dito sa Canada, may mga sobrang open sa mga bagay. Open yung sa mga kung ano-ano, sa mga drugs, mga ganyan, madaling makakuha. Although bata yan, lahat dadaan, hindi mo makikita kung sino kasama. Pero syempre, kailangan matutunan mo yung pagkakamali. Hanggat maaga. Lahat naman tayo dumaan sa pagkabata. Lahat naman din tayo. Normal yan sa mga kabataan. Wala naman taong hindi nagkamali. Hindi ako naniniwala na, oh, perfecto. Walang perfecto ang tao. Lahat, ano yan. Lahat may naging pagkukulang, naging pagkakamali. Mahalaga yung paano ko bumuhangon doon sa pagkakabagsak mo na yan. Para malaman mo, matutunan mo kung ano yung tama sa mali. Kaya sa mga anak nga rin namin, tuturo namin, pag nagkamali ka, okay lang yan. Pero make sure mo na matuto ka doon sa pagkakamali. Sa susunod, baka ulit-ulitin mo pa uli yan, siyempre, di ba? Hindi na pagkakamali yun. Kung baga, alam mo na mali yun, tapos gagawin mo pa uli. Di, ano siya, parang naging habit mo na gawin ang gawin yun. Hanggang sa mahook ka na ron, di ba? So, ayun. Yan ang pagiging magulang dito sa Canada. Hindi naman sa Canada, kahit saan. Kahit saan naman. Yun lang yung kagandahan sa, ano, sa magulang na mga Pilipino. Hanggat maaari, di ba? Yung values. Yung values binibigay mo pa rin sa mga anak mo kahit na hindi na sila nagtatagalog or hindi na kahit na mga dito na pinanganak. Pero makikita mo pagka mga Pinoy eh. Nandun pa rin yung galang, yung values. Kahit na Inglesero, Inglesera na pero nagpopo pa rin. Pero yung mga bata na ano na pag dumating ka sa bahay tapos wala lang, titignan ka lang ganyan or aalis ang iwanan ka na. Kumbaga na doon nagre-reflect yung ano yung pagpapalaki ng magulang eh. Doon mo makikita yung ano nung ugali or paano niya pinalaki yung mga anak niya, in spoil niya ba yan or pinabayaan niya ba yan. Normal naman ano, ibigay mo sa mga anak mo yung gusto mo ibigay sa kanila pero kailangan may limitasyon. Yung wag mo ngayon overspoil yung mga bata na gusto mo ibigay. Ito. Tapos magdadabog pag di mo na ibigay. Wag ganun. Kailangan baliin mo kagad hanggat kaya. Hindi pwede sa akin yun eh. Although dito bawal ano eh. Bawal mamalo rito kaya yung misa siguro iba nahihirapan din. Pero syempre, kailangan sa malit pa lang pakita mo na kahit hindi ka mamalo, true words. Parang ano yan eh. Ikaw ang magulang, anak sila. Parang pag-aalaga rin ng pitbull yan eh. Pag yung pitbull, pinabayaan mo laro-laroin ka ng kagat-kagating ganyan. Ala, pag laki niyan, kakagating ka talaga niyan. Pero once na alam nila yung laro at saka yung hindi laro. Alam nila, tinuruan mo na maayos. Alam niya kung kung kailan yung oras ng paglalaro tsaka seryoso. Yan actually dalawa kaya naano rin kami kasi kahit nasabi mong pareho kaming nag-abroad, hindi namin lahat. Ito lahat, gusto niyo to. Hindi. Although marami silang gamit, marami silang laruan, gadgets, pero gaya nun sila, Jermaine, nung medyo lumalaki na. Nililimit na namin yan. Sige, pag-ipunan nyo. Yung kulang nun, dadagdagan namin. O let's say, hati tayo, kalahati sa'yo, kalahati, lalo ng mga PS3, PS4, ang mamahal na nun eh. Sasabihin namin, mag-ipong ka, bibigyan ka namin. Naka-ipong sila 200, 300, di dadagdagan na lang namin, ganun. Kumbaga, hindi nila nakukuha lahat ng, gusto ko nito, bibigay mo, hindi. Kailangan paghirapan nila, hindi po, kailangan meet tayo halfway, hindi puro laging yung kung ano yung gusto niya. Mahirap yung ganun.
kailangan matuto silang i-earn yung kailangan nila, yung needs nila. Tsaka kung so naiisip nila, kailangan ko ba talaga to? Kung hindi, wag na lang. Yeah. Lalo na ngayon na mga ganyan, di ba? Minsan, wala ng trabaho, kagaya ni Jermaine, di ba? Wala ng trabaho. Parang minsan na, ano siya na, bibiling ko ba to, kailangan ko ba to? Parang nag-iisip na siya, di ba? Although binibigyan naman namin siya, syempre may allowance siya. Tapos siya lang nag-edit ngayon, so binibigyan din siya extra. Kaya alam niya na nabavalue niya yung kinikita niya or nabavalue niya kung ano yung pera meron siya. Kung kailangan niya ba yung gamit na yun or hindi. Importante yun. Doon nila malalaman eh. Mahalaga to. Ay, huwag na lang. Sayang ang pera. So, yun lang. Na-share lang namin yung mga thoughts namin nga. Dahil sa kakapanood ko yung kanina, wala akong magawa. Eh, lahat na ata, pinanood ko na eh. Inadaan ako, natawa naman ako. Sabi ko, parang sila Jermaine lang yung kao. Mga bata. Ay, nako. So, yun lang naman, guys. Chika-chika lang tayo today kasi alam nyo naman. Trabaho siya, wala naman akong ginagawa sa bahay lang. Kami kakain na ng niluto ni Jermaine na garlic butter shrimp. Nag-aantay na lang yun eh. No? Let's go! So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye!